Sa atin po namang kakausapin dahil ito po ang pinag-uusapan dito ay dangal naman po at karapatan ng mga biktima ng karahasan. Atin pong kausapin si Attorney Christina Conti, ang isa po sa mga abogado ng mga biktima ng War on Drugs sa nagdaan pong administrasyon. Magandang umaga po, Attorney Christina Conti. Ma'am, good morning. Alright, ayan. Okay, so atin ang ina-ice po lamang ating audio. Ayan, okay na ba tayo? Ma'am, good morning, Attorney. Yes, good morning, Manong Ted, DJ Chacha. Thank you for your time. Attorney, ano po muna po ang inyong assessment doon po sa naging pagharap ni dating Pangulong Duterte sa naging quote-unquote investigasyon ba ng Senado dito po sa War on Drugs? Dalawang bahagi siguro, kung for entertainment, and na-entertain naman tayo, kung nadagdagan ng impormasyon, medyo. Pero kung para sa legal purposes, palagay namin may dagdag na konting pwedeng maisumite sa International Criminal Court patungkol dito sa crimes against humanity. Pero kung may nabuo bang kaso laban kay Presidente Duterte, kumbaga dito sa Pilipinas, mukhang hindi pa malinaw dahil gulo-gulo din yung mismong statements niya. Kaya kahit pa sabihin natin na, di ba umami naman siya, kailangan pa po ng dagdag ebidensya para makapagbuo dito sa Pilipinas ng kaso. Kaya let's not get ahead of ourselves. Okay. Ma'am, yung binabanggit nyo na maaaring may makuha ng kaunti para po sa ICC case, yun ho bang transcript nito ang kakailanganin? Sino kaya mag-i-initiate nyon para makuha ito at mapag-aralan po ng ICC prosecutors at magamit ng ebidensya kaya? Una, ako alam ko nakatunghay, nanonood yung mga ICC investigators. So alam na nila ito, namomonitor nila. To authenticate, kumbaga siguraduhin na hindi mali, official, walang editing itong video na pinanood nila o yung transcript na matatanggap nila, sana yung gobyerno yung mag-abot nito para official talaga. Kung miyembro pa sana tayo, dadaan yan sa DFA tapos iaabot sa court. Pero kung walang magsasubmit na sa ganung paraan, di mukhang mapupunta na naman sa mga biktima yung responsibilidad na yun. Yung burden, ano po, mapupunta ho na naman po sa mga biktima. Ma'am, mahalagang bagay po ba yung pong in fairness kay Senator Risa Ontiveros, and we salute her, kasi mukhang ito po ay me against the whole world na nangyari dito. Siya po ang bright spot during the hearing, if I may say so. Oo, siya lang mag-isa. Wala siyang katulong eh. Oh, agree. Opo, opo. Ma'am, yun po sinasabi ni Ma'am Risa na specific cases na do you accept the responsibility? Inaako mo ba ito? Ayaw pong sagutin ng presidente kasi isa rin siyang abogado, di ba? Yun ho ba'y malaking bagay kung sakasakaling sabihin mismo? Ito ho, theoretically, ng dating presidente na, inaako ko din yan, yung pagpatay dyan? Oo, sana. Kasi ibig sabihin, he takes responsibility not only for the policy, but also for its consequences, yung results. Yun yung pinupunto ni Senator Risa sana eh. Para kumbaga, no questions, kumbaga malinaw na malinaw, at hindi niya na pwedeng i-qualify pagkatapos. Mm-hmm. Nga lang, yung pagtanggap niya, yung pag-ako niya ng responsibilidad, kumbaga, sabi niya, hindi ganyan. That's not what it means. Kaya, kumbaga, maganda na umamin, pero it would take a little bit more to connect, kumbaga, the policy to the results or to the consequences. Ang palagi kong iniiwasan ni Presidente Duterte dito ay yung direktang involvement dun sa mga individual na kaso. So, kunyari, ang kaso nung kay Kian for homicide ang naisampa doon. Pag sinabi niya, ako ang responsible para dito, responsable pala, no? Tukol dito, baka pwedeng mahanapan ng koneksyon na o nga, no? Ulitin natin yung, or balikan yung kaso at ulitin yung investigasyon patungkol doon sa who is most responsible particular doon. Kung isa kasing murder yan at homicide at merong biglang sisusulpot at sasabing, umaamin ako,
di, syempre, mapapabalik ka dun sa kaso. Kaya lang, sabi nga namin, yung punto din talaga ni Senator Risa dito ay siya ang pinaka-responsable sa pangkalahatan. At ang krimen na yon ay crimes against humanity. Sa ngayon, wala pang kaso na nakasampa dito sa Pilipinas. Pero meron na sa ICC. Kaya iyan dun magagamit yon. Mm-hmm. Opo. Yung pong pagsasabi na yung death squad ay binuo para yung kriminal, oo, ay tatakutin nila. Kapag hindi mo ito pinatay, ikaw papatayin ko. Kaya patayin mo na yon. Di ba napakinggan niyo po yung ganun pong kwento? Ano po ang inyong basa doon? At meron bang pakinabang dito ang ICC sa usapin po ng pagkakaroon nga ng matibay na kaso laban po sa dating presidente? Ako, yan yung isang importanteng punto kasi una umamin siya na ako ang responsable. Pero binabawi. Pero bumaliktad ulit yon nung dahil inaamin niya doon sa modus operandi. Kumbaga, maikokonekta mo siya, maikokonekta mo yung polisiya dun sa nangyari o sa resulta na may mga namatay dahil ang inuutos niya o sinabi niya, inaamin niya na ito dapat ang kalakaran, nanlaban. At yun nga yung naging resulta at yun yung naging dahilan ng mga pagpatay. Kaya yung pag-amin niya dun sa modus operandi, importante yan na connection doon sa iniiwasan sana niya. Na hindi ako responsable sa patayan, eh, pero inutos mo pala eh, na ganito ang paraan. Kaya nung maaaring ilatag sa kanya yung mga patayan na nangyari sa ganitong sirkumstansya, di o ano, yung kay Kian precisely, ganun ang lumabas. At hindi niya ito maitatago dun sa, naglolokohan, joke lang yon o kaya exaggeration lang yon. Ang sabi ko naman, palabanin mo. Dun sa kaso ni Kia, napatunayan na nagsisinungaling yung police at parang ang siste ay nagkaroon ng set-up. Kumbaga, sinet-up ng police na kunyari nanlaban si Kia. Kaya mahirap niya nang itago to na parang hindi ko naman sinabi na lokohin nila o pigiin nilang ebidensya. Pero nameke na ng ebidensya at ng naratibo yung police. Kaya hindi niya po iwasan yon how it was implemented on the ground. Nanumpa ang presidente no bilang resource person nung pong ano na siya magsasabi under oath po yung kanyang mga kwento doon statement di ho ba klaro ho naman yun no pero si Senator Bato mukhang dinidiin niya rin na si presidente intrigero ito di ba yung kanyang ginamit at palabiro ito minsan hyperbole ito. Kaya yung mga pulis, minsan, kumbaga, hindi sila dapat maniwala kasi nagbibiro madalas ang presidente. May effect ba yun? Pati sa statement ng dating Pangulo na para nagbibiro din, di mo malaman kung nagbibiro ba to o hindi, considering po na under oath ito? Hindi. Kahit pa sabihin na natin, makikita yan ng ICC dun sa transcript, napanood na nila. They cannot take that into, kumbaga, to put context into the plain meaning of what Duterte has said. Mm-hmm. Kasi sa batas, ang kukunin mo yung plain meaning. Pag sinabi kong, papatayin kita ng may hawak na kutsilyo, yun yung ibig sabihin ng plain meaning according to the dictionary. Hindi ka nakukuha ng iba pang, ano pa bang ibang dictionary dyan o i-google mo. Plain meaning. Yung context, klaro naman na pinag-uusapan yung kumbaga, si Senator De La Rosa na lang ang nagdadagdag ng kumbaga, palamuti dito sa sinabi ng presidente. Hindi yan kumbaga, kakatigan o paniniwalaan ng ICC sa kalakhan dahil hindi naman si Senator Bato ang tinuturing na kumbaga, nag-implement. Depende yan. Ang hirap din kasi parang depende sa nakarinig. Di ang lalabas dyan, hahanapin ng ICC yung mga pulis na pumatay. At mas importante yung interpretation nila. Nung narinig nyo bang sinabi ni Duterte ito noon, kaya nyo ba ginawa yung mga patayan? Kaya hindi si Senator Bato, palagay ko, ang nasa posisyon para interpret yan. In fact, si Senator Bato ang dapat magpaliwanag tungkol doon sa command memorandum circular niya, yung neutral line. Palagay ko, naghahabulan na lang sila ng, hindi ganyan, that's not what I meant. Pero it's too late. Nangyari na yung patayan. And that is
black and white document po ito, yung instruction to neutralize, ma'am. Uy, pirmado, na ipakalat. At itong command memorandum circular ng tungkol sa TOCHAP, ang utos niya kasi to neutralize yung personalities. Nagkaroon nga nung hearing, di ba, na ano ang ibig sabihin ng neutralize? Napunta na nga sa military definition. Pero kung sa amin, sige, meron kayong definition. Pero ang importante, how was it implemented on the ground? At kaya naming pakitaan sila ng libo-libong police report na ang sinasabi, suspect was armed, shot at us, so we had to neutralize the suspect. And for them, neutralize means fatally shot or killed. Opo, opo. Kaya yun yung, kumbaga, in practice, paano ito kinilala sa common sense ng mga pulis. Opo. Ma'am, mismo po ang dating Pangulo ay naghahamon na sa gobyerno. Ha? Wala ba akong kaso eh. Di ba? Sa dami, tama ba rinig ko? Correct me if I'm wrong, because if I'm wrong, I'm wrong. If I'm right, I'm right. Oo. No? So, parang challenge sabi niya na, ng dating Pangulo. Ang dami ko na patay eh. Pero wala ba akong kaso? Mm-mm. Opo, opo. Ano ho ang tingin niyo doon? Well, kahinaan yan ang gobyerno natin dahil hindi sila ang nagsimula ng mga kasong ito. Una, yung kaso sa International Criminal Court against Duterte for crimes against humanity. Mm-hmm. And domestically, yung mga kaso laban sa pulis. Mm-hmm. Ang kahinaan namin, aminado naman kami dito, ay hindi namin hawak lahat ng ebidensya. In fact, kaya kami pumunta sa International Criminal Court ay para magpatulong ng investigasyon. Yun yung bentahe kasi sa ICC, meron silang sariling investigation teams. Kung dito kasi sa Pilipinas at lalapit kami sa, sabi natin, DOJ, sipin nyo kung 2016, 2017, doon kami lumapit. Mm-hmm. Eh, kami doon dahil yung mismong kumbaga, kasapakat, mismong kasama doon sa buong eskema, malaki pala to, nalaman namin sa Quadcom na may connection pa pala sa Pogo, may connection pa mismo sa drug trade. Yung buong sindikato at yung patayan, isang bahagi lang, yung iba dyan nakaupo sa pwesto na ituro nga namin na yung nakaupo sa IAS, Internal Affairs Service ng PNP noon, ay maituturing na quote-unquote Davao Boy. Kaya kung maglapit kami sa gobyerno nung panahon na yon ng kaso o reklamo, it was politically impossible to have charges against him lodged at that time. Opo. So ngayon, hamon yan sa Marcos administration. Kaya nakaabang din kami. Pero dahil nauna na kami dun sa ICC, dun na kami sasandig. Opo. Yung nga po, ma'am, mayroon din kasi panawagan ngayon. Well, yung Truth Commission na yan, ganun din po naman, mag-iimbestiga ka, and at the end of the day, sino magpaparusa, di ba? Kung may mga prueba. Ang panawagan nga po ngayon, itigil na itong mga investigasyon na ito ng both houses at dumiretso na kaagad po sa DOJ, mag-establish po ng pool of prosecutors to study who the case, at kung meron nga pong basis to file a case, no? Cases against the former president, at kay Bato, etc., gawin na po kaagad dahil nga sa makakatatlong taon na ho sila at ito pagpuro lang ito hearing at the end of the day, hindi mapapanagot domestically ang dating presidente at ang kanyang mga sinasabing kasabot umano dito po sa maramihang pagpatay. Oo, nakaabang ako dyan na kung meron ba talagang maisasampang kaso. Lalo na isa sa mga concern or isa sa mga parang ibinabato tungkol dito sa mga Quad Committee hearing at saka sa Senate, para lang to sa politika. Na after 2025, maglalaho yung parang bula. Kaya mas importante siguro na talagang kumilos yung executive. Yung legislative, nakikita ko naman, meron silang proposal daw no, ng mga batas. Kaya nakaantabay din kami dun sa panukalang batas. Pero ultimo, kung Quadco man o Senado, ang resulta niyan ay report at o proposals, mga panukalang batas. May isa ng support. Yung bill to define extrajudicial killings and to criminalize it separately at taasan yung penalty. Pero syempre, hindi pa rin yun yung batas. Kaya dito, kung usapin ng kasuhan, sa totoo, barking up the wrong tree tayo kung Quadcom, Senate tayo maghihingi.
Aba, eh, sa Marcos administration talaga tayo dapat magtanong. Opo. Naniniwala din po kayo, ma'am, na sa ngayon ang magkabilang ang mag-separate houses ay nababahiran po talaga ng politika at baka maapektuhan tuloy po yung kredibilidad nitong mga ebidensya maaaring magamit ng DOJ sa kaso. Well, aware kami, pero lumahok kami sa Quad Committee hearings despite such kumbaga feelings at agam-agam na naku, baka magagamit. Sa pagtakbo naman ng Quadcom, eh, nakita namin, largely ay fair naman ang mga pagtatanong at merong mga lumalapit. Importante kasi dito sa investigations, may lalapit na mga kumbaga witnesses at magsasabi ng totoo. Nakailan na eh na yung mga lumalapit sa Quadcom leading us to kumbaga a preliminary conclusion na itong Quadcom is credible to an extent. Na pwedeng lapitan siya, independent siya enough para pwede mong paghainan ng reklamo mo o kaya ng testimonya mo. Dito sa Senate, medyo tinitimpla namin pero dismayado kami sa partisipasyon nung dalawang tinutukoy na akusado or involved. Si Senator Pato at saka si Bongo na parang lumalabas nga, taga-defend sila doon sa Senado. Samantalang dapat sila yung judge o parang sila yung nagpapatakbo or facilitator ng meeting kesa sa dun sa bahagi ng akusado. Hindi ba kayo dismayado dun sa ibang miyembro? Kasi kung may dalawa po naman na klaro, eh yung ibang miyembro, nasaan sila? Well, yung ibang miyembro, ang tinatanong nga kami, pwede bang magpa-inhibit dahil bobo yung mga tanong? Unfortunately, wala nga rin kaming makitang rules tungkol sa pag-inhibit nung mismong involved. Mas delikadesa na yun eh, and call for discretion. Na parang, o nga naman, kabobohan ang lumahok kung ikaw ang iniimbestigahan. Eh, lalong hirap din na kung kabobohan yung mga tanong na binabato mo doon. Wala lang rules, pero sana magrenda din ng sarili yung mga senador. Lalo na kung mukhang lumalabas, meron silang personal na agenda dito sa Senate hearings. Hindi ko masabi eh, no? Pero sabihin baka mo makatulong. Na, sabihin mo na. Hindi, baka makatulong talaga na maghigpit yung chairman ng komite tungkol dito. Pero it remains to be seen kung yung chairman mismo, baka meron din siyang personal na agenda. Kaya ingat na ingat kami kasi kung ititrace mo talaga, mas madali sa Senado na kumbaga itrack yung personal na politics. Sige, diretsuhin ko na lang ito, ma'am. Yung chairman mismo ng Blue Ribbon Committee, si Senator Pia Cayetano, di ba? Nasaan siya? Oo, wala siya doon kasi she's running for re-election. Diba? So, ito ho ba, tingin nyo, may kaugnayan sa re-election ng ilang mga senador? Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay the Duterte votes. Well, posible. Although, ginawa nila yata dito parang subcommittee ng Blue Ribbon, kaya si Coco diba? Yung umupo. Bakit subcommittee, pero, ma'am? Diba? Bakit magka-subcommittee ka? A major issue ito. Diba? I mean, in the first place, ma'am? Oo. Ultimo, actually, ang hirap baybayin yung senador, ano bang naging connection nito. Pero alam nyo, mas ano ako dun sa punto na, bakit ba nagkaroon ng Senate investigation? Kasi sabi ni Bato, sabi ni Bongo, kailangan natin ng plataforma or kailangan natin ng parallel investigation sa Senado. Nanggaling sa kanila yung mismong premise. Kaya kumbaga, naghabol na lang yung ibang senador eh. At kumbaga, hindi naman sa nag-invento, pero naghanap ng paraan para magkaroon ng dahilan na mag-mount ng Senate investigation. Doon kailangan mag-ayos ng Senado. Ito ba ay kumbaga kusang loob at buong puso niyong ginagawa o dahil lang naghahabol kayo doon sa sinabi ni Senators Bongo and Senator De La Rosa? Ang problema niyan, sabi na natin, even if by the rules, even if by the book, nagaganap itong Senate investigation, dahil nga medyo butas-butas yung sa rules, walang rules for inhibition, ang nakataya, kredibilidad ng Senado.
Kaya any further or any future investigations by these people might be put in question. Opo. Kung meron, okay, sige. Go ahead. Yes po. Attorney, may mga nagsasabi no na parang naging outlet ng Pangulong Duterte itong Senado para ilabas yung kanyang mga hinaing, parang naging para i-defend yung kanyang sarili maging nung iba pang mga akusado dito nga sa EJK. Kayo po overall, what's your assessment doon sa nangyaring hearing? Enough na po ba yung ilang mga pag-amin tas biglang babawiin na ginawa ng dating pangulo? Well, una, I agree na naging outlet, naging plataforma ito nila. Gusto ko nga bilangin yung minutes eh. Meron bang nagbilang? Ilang minuto yung airtime, kumbaga, ni Presidente Duterte, bagaman, kumbaga, resource person siya dito. Ang grabe yung ibinigay na deference sa kanya ng komite, na tipong kahit hindi na related dun sa topic, eh pwede pa rin siyang magsalita. At kahit kailan pwede siyang, kumbaga, mag-input, kumbaga. Concern yan, lalo na sa fairness ng isang investigasyon. Mm-hmm. Pero dun sa mga inamin niya, ito yung gusto kong ilinaw. No? So una, the statements, yung pagkakasabi niya doon, it could be taken to prove that he said it. Mm-hmm. Pero pagdating natin sa korte, hindi ito proof that it is true. Kaya sa ngayon, sapat na para sa, at babalik ako sa ICC investigation, sapat na para sa ICC investigation na kilalanin nila na sinabi niya to, inamin niya to. Pero kung totoo yung sinabi niya, it will be it will have to be proven during trial. Opo. Sige. Oo. So, yun pong nagaganap na sa Quadcom ngayon, eh kayo po ba kung kayong tatanungin, okay na kayo doon o dapat ituloy pa rin ng Senado itong investigasyon na ginagawa nila after dun nung nangyari nung unang hearing na parang tila, 'di ba, naging ano lang ito, naging platform lang to defend themselves. Pag-uusapan pa namin yan ng mga biktima kung saan sila komportable. Kasi from a legal point of view, we can participate in either. Pero yung Senado talaga, malaki yung agam-agam namin dahil nga sa partisipasyon ni Bato at ni Bongo. We do not want to legitimize something that is in the first place. Sabi ko nga, came from a need or the want to absolve themselves. Si Senator Bongo nga sabi niya, kailangan natin na pag-usapan to para ipakita na tama ang war on drugs. Kaya parang kami, ba't ganun ang premise ng Senado? Dapat para tingnan natin ano ba ang nangyari dito at kumbaga ano ang objective nung investigation. Opo. Dito sa Quad, patuloy pa kaming nagpa-participate dahil sa nakikita namin, willing silang i-pursue yung aming mga suggestions and pangalawa, silipin yung mga kaso. Ang nangyayari nga, kapag nagdulog ka ng kaso, ipapatawag nila yung kumbaga involved. Tapos, kahit paano pag-i-explain. Sa totoo, hindi naman ako against dun sa pag-i-explain ni Bato o kaya nung quote-unquote mga akusado. Pero dapat sa isang paraan na patas na hindi sila ang nakaupo at nagpapatakbo o nagpapadaloy ng conversation. Kung magde-defend si Senator Bato, mag-resource person siya. At bakit hindi kaya, umaten na lang din siya ng Quadcom. Opo. Sige. So ma'am, ano pong balita sa ICC? Kami ba, tayo ba magugulat na lang? Opo, dito po sa mga mangyayari, ano pong balita ma'am? Well, ang balita sa ICC, wala pa rin. Pero sa mga nakaraang interviews ni Karim Khan, yung prosecutor, ito nga pinapanood ko, binabanggit naman lagi niya yung Pilipinas na parang we're looking into situations in the Philippines, Venezuela, ganyan. So it's on their minds. Kaya lang, sorry to say, medyo mabagal talaga itong ICC. Napakasinsin nila sa mga papel nga, bawat page daw dyan, nanumberan. Sabi ko, ma'am, kahit referral letter, oo, kahit na anong isang bit mo dyan. Kaya mabagal, by the end of the year siguro meron tayong update or balita. Oo. Pero we're here for the long run. Okay, sige. So kung mabagal sila, mas mabagal tayo. Hindi nga. Minsan, actually, ang hirap sabihin mabagal tayo kasi, di ba, pag gusto, gusto talaga eh. Ang bilis nung... Okay. Opo. Maano lang tayo, magulo lang siguro tayo. Opo, hindi tayo po yung mapolitika.
Opo, basically. Yan. Sige, the right word. Salamat po, attorney, sa inyo pong panahon at kami po'y muli naliwanagan po sa inyo pong perspective dito po sa ating mga napanood at ngayon po'y ating binabaybay nga na kaso po ng mga biktima ng war on drugs. Salamat po, attorney. Salamat, ingat. Opo, thank you. FM. Attorney Christina Conti po ang isa sa mga abogado po ng mga umano'y biktima nga sa war on drugs. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.